Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Nestor. Isa po ako sa maraming OFW na nakikinig sa inyo pong mga kwento. Naging libangan ko na po ito dahil sa tuwing makikinig ako ng inyo pong mga kwento ay nagbabalik sa alaala ko yung buhay at mga bagay na ginagawa namin sa probinsya. Mayroon din po sana akong gustong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay hango sa totoong mga pangyayari. Karanasan po ito mismo ng tsuhin na tatay ko. Tawagin na lang natin ang tsuhin ko sa pangalang Uncle Bibing. Bali bunsong kapatid po siya nila tatay. Matagal na rin pong nangyari ito. Dekada 80 pa kung hindi ako nagkakamali. Si Uncle Bibing noong mga panahon iyon ay 15 anyos pa lang. At ang paborito niyang libangan kahit noon pa man ay ang paninirador. Kahit sa edad niyang 15 ay lagi pa rin nakakwintas sa kanyang leg ang pinakaiingat-ingatan niyang tirador. Kwento pa nga sa akin ng tatay ko, halos hindi niya ito ihiwalay sa kanyang katawan. At kung minsan ay hindi pa ito pumapasok sa paaralan para lang magawa ang paninirador. Kung saan-saan siya nakakarating na mas paborito pa niyang galugarin yung mga gubat, lalong-lalo na yung mga hindi pa niya napupuntahan. Isang araw, nagtaka sila tatay kung bakit magagabi na ay hindi pa rin ito umuwi. Dahil kahit kung saan-saan ito nakakarating ay sinisikap pa rin talaga nito makauwi sa kanila bago pa dumilim. Dahil siya ang nakatokang magigib, pero ang pagkakataon na yon ay wala pa rin ito. Kung kaya naman nag-alala ang mga kapatid at magulang niya. Kaya pagkatapos na maisuga nila tatay yung kanilang mga alagang kalabaw ay nagpasya na silang hanapin ito. Na alam nilang lubay yung mahirap dahil ang lawak ng mga kagubatan sa bayan nila. Pero magkaganon pa man ay nagbakasakali pa rin sila. Bali apat silang lahat na puro lalaki, kasama nila ang kanilang ama. Lahat sila ay may dalang itak, pero dadalawa lang yung flashlight nila. Nang marating nila ang unang gubat ay sinimula na kaagad nilang sumigaw. Tinawag nila ang pangalan ni Angkol. Pero wala silang narinig na sagot. Pero hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Dahil alam nilang maabilidad yung kanilang kapatid. Halos baliktarin na nilang kagubatan sa pag-aanap. Pero hindi talaga nila ito matagpuan. At habang lumalalim yung gabi, ay doon na sila unti-unting kinakabahan para sa kaligtasan ng kanilang bunsong kapatid. Dahil noon lang nangyari yon. Kung kaya malaki din talaga ang posibilidad na may nangyari dito hindi maganda. Nagsabi ang pinakapanganin nilang kapatid na kanila nalang daw ipagpabukas ang paghanap. Pero naging mapilit sila tatay at iba pa niyang mga kapatid. Baka raw kasi huli na ang lahat kung kanila pang ipagpapabukas ang muling paghanap. Sumang-ayon naman ang kanilang ama. Kung kaya nagpatuloy sila. Nang halos mawawala na sila ng pag-asa, ay siya namang pagkakataon na nakarinig sila ng mga sigaw.
kung kaya huminto silang lahat at pinakinggang mabuti yung boses. Bigla silang napatakbo kung saan nagmumula yung mga tinig. Dahil nasiguro nilang boses nga iyon ni Uncle Piping. Halos magunahan sila sa pagmamadali at bumungad sa kanila ang isang maliit na bahay. Hinugot na nila ang kanilang mga itak at hindi na nagdalawang isip pa na pasukin iyon. Nakita nilang kanilang bunsong kapatid na nakatali ang mga kamay at paa sa isang haligi. Napaka silang tuwa sa mga mata nito nang sila ay makita. Mabilis nila itong kinalagan at umalis na kaagad sila. Kwento ng kanilang kapatid, masaya siyang naninirador na makakita ng isang malaking ibon. Madaling naagaw ang kanyang atensyon doon dahil sa kakaiba nitong laki. Kung kaya, iyon ang kanyang pinuntirya. Sinipat niyang mabuti at hindi naman siya nagmintis. Bumagsak ang ibon sa lupa ng kanya iyong tamaan. Agad niya itong nilapitan at nakita niyang nagkikisay pagkat napuruan niya ito sa ulo. Kanya iyong kinuha at binalahibuhan. Nilinis niya rin ito at inihaw. Pero laking gulat niya nang malusaw ang nasabing ibon nang ito ay madarang na sa apoy. Kung kaya, takang-taka siya kung bakit nagkaganon. Di nagtagal ay bigla na lang siya nakarinig ng mas malalakas pa na pagaspas. At ilang sandali lang ay bigla nang sumulpot sa kanyang harapan ang isang lalaki na may nakakatakot na mukha. Galit na galit ito at walang sinayang na sandali. Mabilis siyang dinampot na parang isang manika at dinala sa bahay nito. Paglalarawan pa ni Uncle Piping sa kanila, mayroon itong mahaba at matitigas na mga kuko. Wala itong anumang buhok, kahit kilay nga ay wala ito. Na naglalakian ang kanyang mga ugat sa ulo at sa may bandang sintido. Na ang kanyang mga mata ay puro itim na lahat. At kahit marumi at naninilaw ang kanyang mga ngipin, ay pihadong kayang-kayang pumunit ng kahit pa siguro makunat na balat dahil sa tulis at talas ng mga iyon. At napakalakas umano ng nasabing lalaki. Para lang daw siyang kapirasong bato na binibitbit nito. At bigla silang natulala lahat at hindi nakaimik. Nang sabihin ni Uncle Piping sa kanila na nilawayan siya ng aswang, biglang nabalot nang matinding katahimikan at kilabot ang buong bahay nila. Dahil alam nilang hindi biro ang panganib na kinakaharap ng kanilang kapatid. Pagkat dalawa lang ang maaaring kantungan nito, ang maging aswang o di kaya ay ang mamatay. Sabi ni Uncle Piping sa kanila, iyon daw ang kabayaran niya sa ginawa niyang pagpatay sa alaga nito, na siya naman ang kanyang ipapalit at gagawing bagong alaga. Dahil doon, kahit madilim pa, ay umalis na muli sila tatay at sinundo ang kanilang tiyuhi na manggagamot sa kabilang bayan. At para mas mapabilis ay nanghiram sila ng kabayo sa kanyang kaibigan. Nagawa naman nilang masundo ang kanilang tiyuhin at tanghali na nang sila ay makabalik. Noong mga panahong iyon ay hindi na maganda ang lagay ng kanilang bunsong kapatid. Nakahiga lang ito sa banig at hinanghinana. Nakailang beses na raw itong sumuka. Nang simulang suriin ang tiyuhin nila si Uncle Piping, ay naroon silang lahat at nakamasid. Sinabi ng tiyuhin nila na hinawaan nga ito ng aswang. Kinumpirma din niya na nag-uumpisa na yung proseso para sa paglitaw nung inakay na ibon sa kanyang dibdib.
Tiwala naman at kumpiyansa ang tuwi nilang magagamot niya at mapapagaling si Uncle Piping. Kahit pa raw nababalot na ng makapal at malapot na laway ang dibdib nito, kung saan din lilitaw ang sinasabing inakay. At sinimula na nga nito yung kanyang mga ritual at mga seremonya. At nangyari na ang pinaka nakakagimbal na pangyayari sa buhay nila. Nasabi pa ni tatay sa akin noon, wala nang mas nakakatakot pantagpo siyang nasaksihan maliban doon. Dahil naganap ang lahat sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Pagkat nang simulan na ng tiyuy nila ang gamutan at mag-umpisa na rin itong umusal ng mga orasyon, ay bigla na lang dahan-dahang lumutang ang kapatid nila ng mahigit isang dangkal mula sa hinihigaan itong banig. At pagkatapos ay napasigaw na silang lahat at binalot na ng matinding sindak. Dahil para lang isang manipis at tuyong sanga na binali yung mga binti at braso ng kanilang kapatid. At ang pinakahuli ay yung leg nito. Narinig na rinig nila yung malakas na pagtunog ng mga buto nito. Na kahit yung chewin nga nilang manggagamot ay nabigla at halos mataranta kung anong kanyang gagawin. Nang bumagsak ang katawan ng kanilang kapatid ay wala na yung buhay. Na hindi lang pala laway ang itinanim ito sa katawan ng bunso nila kundi isa pang malakas na orasyon. Palagay nila tatay ay ganun marahil yung ginawa ni Uncle Piping sa ibon na alaga ng aswang. Kung kaya, iyon din yung orasyon na ibinigay sa kanya. Kung sakaling may taong marunong na susubuking pagalingin ito mula sa kanyang laway. At yan po Sir PB ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo. Sana po ay mapili nyo rin. Marami pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Nakakatakot po ang naging karanasan kong ito. Pero may mahalaga rin po akong aral na natutunan. Matagal na pong naganap ito. Edad 19 pa lang ako. Nung mga panahon pong ito ay madalas kaming magkita-kita pa rin ng mga naging kaklase at kaibigan ko sa high school. Kahit pa magkakaiba po kami ng paaralang pinapasukan sa kolehiyo. Ang isa po sa kaibigan ko ay si Gio. Bali nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Malaki ang bahay nila sa Cavite at dalawa lamang sila magkapatid na nakatira doon. May sasakyan po siya noon na Mazda 323 na hatchback. Lumang modelo na pong sasakyan nito pero malaking pakinabang po sa aming magbabarkada. Lalo na pagdating sa mga gimika namin. Marami kaming mga masasaya at magagandang alaala sa loob ng sasakyan niya ngayon. Pero dito rin namin naranasan yung pinaka nakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Nangyari po iyon nang minsang magkayayaan na namang gumimik at napagkasunduan naming dumiretso sa bahay nila pagkatapos dahil umpisa na rin ng sembreak namin. Kaya may dala na kami mga damit at gamit. Nagpunta po kami noon sa Cowboy Grill sa May Malate. Pagkatapos po namin doon, ay pauwi na sana kami sa Cavite nang may madaan ng kaming beer house. Kung kaya, nagkabiruan at nagkayayaan kaming muli na pumasok muna bago tuluyang umuwi.
Tuwang-tuwa naman kami dahil may floor show pala sa nasabing beer house na yon. At talagang matindi. Dahil doon, kung kaya mas ginanahan pa kaming uminom. Doon ko naranasan at naramdaman na talagang nalasing ako ng sobra. At ganon din yung mga kaibigan ko. Sa unang pagkakataon ay naramdaman namin yung pakiramdam talaga ng sinasabing lasing. Nung pasado alas dos na ay napansin namin na nagliligpit na sila, kung kaya umalis na rin kami matapos bayaran yung bill namin. Makailang ulit kong tinanong si Gio kung kaya niya pa bang magmaneho, at sinagot din niya ako ng oo, kaya pa raw niya. Bali lima nga pala kami lahat noon. At nang malapit na kami sa subdivision nila, eh medyo napanatag na ako. Dahil napatunayan ni Gio na kaya pa nga talaga niya magmaneho. Pero dun kasi sa lugar nila ay marami kang madaraan ng madidilim na parte. Wala pa kasing street light yung maraming kalsada doon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang huminto yung sasakyan. Pagtingin namin sa harapan ay nakita namin ang isang babae na may dalang bayong. Buti na lang talaga at alerto din si Gio, kung kaya hindi niya iyon nasagasaan. Mabilis pa naman ang takbo namin. Biglang bumulong si Gio sa amin at sinabing bigla na lang daw humaram yung babae. Binuksan ni Gio yung kanyang pintuan, pero napansin kong hinawakan niya yung malaking kutsilyo na nasa gilid. Tinanong niya yung babae kung ano yung kailangan nito. Nagmamadali itong lumapit at sinabing kailangan daw niya yung tulong namin. Pasakayin daw namin siya dahil mayroong humahabol sa kanya. Naawa naman kami sa babae. At hindi naman kami nag-isip ng anumang bagay na masama. Dahil kapwa malalakas yung mga loob namin noong mga oras na yon. Dahil na rin sa tama ng alak na aming nainom. Pagsakay na pagsakay ng babae ay pinaandan na kagad ni Gio yung sasakyan. Nakasunod naman noon ay nakita ko ang isang malaking aso sa aming likuran. Tinanong namin siya kung saan bababa. Sinabi niyang kahit saan, basta medyo malayo na. At kung pwede nga raw ay baka maaari siyang sumama muna sa amin. Nabigla namang humirit yung isa naming kaibigan na si Homer. At tinanong niya ito kung hindi raw ba siya natatakot sa amin. Mabilis namang sumagot yung babae at sinabing hindi. Isa lang raw ang kanyang kinakatakutan. Maya-maya ay biglang hinawakan ng isa pa naming kaibigan na si Chris yung bayong ng babae at takbang sisilipin kung ano bang laman noon dahil medyo malansa. Nakasabay noon ay nagtanong din siya sa babae. Mabilis namang tinabig ng babae yung kamay ni Chris at sinabing wag raw namin pakialaman yon. Na parang nag-init na bigla si Chris dahil sa pagkapahiya. Pero tumahimik na lang ito at pinigilan ang kanyang sarili. Ngunit may mga paminsan-minsang banat ito na kanyang nais ng pababain yung babae para siya ay makaganti dito. Nang bigla na lang kumalampag ng napakalakas yung bubungan ng sasakyan. Naanimoy para talaga itong natumbahan ng puno. Biglang napahinto si Gio. At kahit yung babae ay napasigaw at sinabing nandito na siya. Nanagtaka naman kami sa kanyang sinabi at kung sino yung siya na binabanggit niya. Maya-maya pa ay may biglang tumalon mula sa itaas ng sasakyan.
at kitang kita namin ang isang matipunong lalaki na may mahabang buhok. Pero parang kalabaw sa itim ang balat nito. At dahil sa itsura pa lang nung lalaki, kung kaya, napasigaw na kaagad ako at sinabing aswang. Pagkat pamilyar ko sa mga ito, dahil na rin sa mga kwento ng nanay ko tungkol dun sa kanilang probinsya. Nasinang-ayuna naman ako ng babae at sinabing ako ay tama. Aswang nga yung nasa labas ng sasakyan. Hanggang sa naramdaman ko na lang yung bubog na tumama sa aking pisngi. Pabilis palang dumampot ng malaking bato yung lalaki at inihagis sa windshield ng sasakyan ni Gio. Hanggang sa nakita naming ibinuhos na ng babae yung laman ng kanyang bayong at nalaglag mula roon ang isang patalim na alanganing itak pero alanganin ding kutsilyo. Mayroon din kaming nakita ang isang balot ng asin at latigo. Binigay niya sa amin yung asin at iniutos na sabuyan yung aswang. Kinuha naman ni Gio yung patalim at lumabas kami ng sasakyan. Sinunod namin yung utos ng babae. Inagisa namin iyon ng asin habang siya naman ay iwinawas-iwas yung latigo. Nakapag tumatama sa lupa ay napakalakas nung nililikang tunog noon. At nakita ko kung gaano pala kabisa ang asin sa mga aswang. Dahil umuusok yung balat ng lalaki kapag tinatamaan na nung huli ay hindi na kinaya yung sakit. Kahit pa bumabalik lang sa dati yung mga paso niya. At matindi rin yung epekto sa kanya nung latigo. Kung kaya siguro iniwan na rin niya kami. Sumama sa amin yung babae hanggang sa bahay nila Gio na nakilala naming si Erlinda. Bali doon siya pinatulog sa kwarto ng kapatid ni Gio na babae. Kinaumagahan ay nalaman namin ang masaklap na katotohanan na yung aswang pala na yon ay amain niya at nais din siyang hawaan nito tulad ng ginawa sa nanay niya na naging isa ng ganap na aswang. Buti na nga lang raw at nakuha niya ang mga gamit nito. Na nagtaka naman kami kung bakit may gamit na ganon ang amain niya. Gayong kontra ang mga iyon sa kanya. Sinabi sa amin ni Erlinda na ginagamit yun ng kanyang amain sa pagsasanay para makasanayan na niya at mapagtagumpayan ang epektong dulot ng mga iyon. Buti na nga lang raw at hindi pa ito ganoon kabiyasa. Kahit pa nagagawa na nitong mapaghilom na kaagad ang kanyang sarili mula sa mga pinsalang nililika ng asin at buntot pagi. Nung huli ay nakiusap sa amin si Erlinda. Natulungan na lang namin siya makauwi sa probinsya ng lolo at lola niya. Doon na lang raw siya titira. Kung kaya, nagtulong-tulong naman kami magkakaibigan para mapagbigyan ang kahilingan niya na makauwi. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.